Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang EDG Mix Vlog. Nandito naman po tayo sa panibagong episode ng vlog po natin about po sa mga binibentang property. Ngayon po ay andito po tayo ngayon sa bayan po ng Tarlac City, kung saan po mayroon pong binibentang property dito na 5.4 hectares po. Along Barangay Road po siya. Ito po yung Barangay Road. Yan. Bali ito ay good for farm po. Sa lahat po na naghahanap ng farm katulad dito, baka magustuhan nyo itong property na to. Kasi meron din po siya poste ng kuryente. Tutok na tutok po mismo sa mismong property. Bali itong property na to magkabilaan po. Dito po, tapos dito. Tapos yung daan nasa gitna po siya. Yan, ito po ito poste ng kuryente. Bali ito, meron din po siyang parang bahay doon ng caretaker. Meron nang nakakabit na kuryente po. Makikita niyo po 'yun po. Oh. Ang frontage po nito ay nasa 70 meters po na frontage. 70 meters na frontage po niya. Tapos ang layo niya po sa MacArthur Highway, nasa 5 kilometers po ang layo sa MacArthur Highway. Di po. Bali dito po yung boundary ng property. Dito po. Yan. Magkatapat. Tapos tapat po nito. Ito po yung boundary. Bali marami pong access road dito. Kasi po pag dito po tayo dadaan, labas po natin MacArthur Highway na po. Pag dito naman po bayan na po ng Victoria Tarlac. Ang layo niya po sa mismong highway po ng Victoria Tarlac, nasa, sabi sa akin ng may-ari, 10 minutes lang daw po yung layo niya. Kaya maraming access road po ito. Uy, ito po Barangay Road. Yan. Ang presyo po nito ay 350 per square meter po. 5.4 hectares po ito. Mayroon po siyang mangga na 100 na puno. Namumunga daw po yung mangga. Malam, ito yung boundary, no? 4 hectares rice land. Tapos mayroon daw po siyang rice land sa likod. 4 na hektarya po siya. May mangga din sa pilapin. Mga ilong, ay kasama na yung 100 po doon? Maliliit pa lang, mga nasa 30. Ay, 30. Pero kasama po dito, 30 doon, total po lahat 100. Ang 100. Tama, ito, sige. 72 malalaki. Makapasok po tayo sa loob. Doon tayo dadaan sa loob. Para makita po nila yung... Oo nga, maganda. Oo, bulubuo ng property. Sige, kaya gusto niyo lumusong. Ay, may putik po ba doon? Tignan natin daan. Kasi punta po tayo sa loob. Ito yung 7 has, tapusin na natin ito. Mamaya na, may vlog po natin ulit. Ay nga po, mamaya po, pasok po tayo sa loob para makita po natin yung kabuuan po ng property. Ang layo niya po sa Manila, ang palagi ko po, nasa kwan po 2 hours ang layo sa Metro Manila. Oh, malapit na yung TPX dyan, sir. Anong exit po yan? Sa Victoria exit. Yun nga po, ang exit po natin, pag TPX po tayo, via TPX, Victoria exit po tayo. Yan. Maganda po itong property na to, kaya po sa lahat po ng investment dyan o naghahanap ng ganitong property, maglalagay po kami ng contact number namin sa screen, tapos Facebook account po para makontak niyo po kami. Sarado po yata yung gate. Sarado. Ibibigyan ko na lang po dito. Para kahit paano makita nyo po yung loob ng property. Bali, may bahay po siya doon. Ito sinasabi kong bahay ng caretaker.
Ito. Tapos, ito na rin po sa kabila. Ito yung kabila. Bali po kaya, naging 5.4 hectares po. Dito po, ang sukat po nito, 5 hectares. Tapos dito po, 4,000 square meter po dito sa kabila. Yan. Yun nga po, kaya sa mga interesadong buyer po dyan, nakalagay naman po yung contact number namin sa screen, sa Facebook account. Pakicontact nyo na lang po kami. Yan po, hanggang dito na lang po yung vlog po natin. Maraming salamat po. Вижу твой взгляд, стерни горят, мог тебя взять, но ты не моя.